Muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating ialay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Pagpapala din para sa ating pagdalaw dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio na naway ipagkaloob sa atin ang mga kahilingan na ating taglay at gayon din ang para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang nating ito, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyonawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip na mukha dahil sa init. Hindi ko napunang may mga maya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot na mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nagbulag. Apat na taon akong hindi makakita, at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inalagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya,
Humalinghing ang kambing, kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano?" "Hala, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid." Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos nasasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios amore Jesu Cristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinagingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At tinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko," at kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" ang tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," ang tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa atin pong lahat. Magandang tanghali po, Father.
Paano mo daw po masasabi na ikaw ay isang taong makatarungan? Ikaw daw ay isang taong makatarungan kung ibinibigay mo kung ano ang nararapat. At ito yung hinihingi sa atin ng Ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Tayo bilang tao ay mayroong tungkulin sa lipunan na ating kinabibilangan at sa simbahan. Dalawang bagay ang hinihingi sa atin. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ibigay din ninyo sa Diyos ang sa Diyos. Wala tayong dapat nakulak tulakabigin. Parehas itong dapat nating gampanan at parehas tayong mayroong tungkulin sapagkat tayo ay tao. Ang tao, sabi sa filosofiya, kaya tinatawag siyang tao dahil siya ay mayroong katawan at mayroon siyang kaluluwa. Ang isang bangkay, hindi na ho tinatawag na tao. Pag ang isang tao ay patay na, ang tawag na sa kanya ay bangkay o mga labi, sapagkat ang meron na lamang siya ay ang kanyang katawang lupa. Yun namang multo, hindi din tinatawag na tao. Kung meron mang multo, sapagkat wala naman siyang katawan at ang meron lamang siya ay kaluluwa. Kaya ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa. Ngayon, bilang tao, sa usapin tungkol sa ating katawan at sa usapin tungkol sa ating kaluluwa, hinihingi sa atin ang dalawang tungkulin na tayo'y maging makatarungan pagdating sa lipunan at pagdating sa espiritual. Pansinin po ninyo, marami ho sa atin ang mga makabayan, pero pag pinag-usapan ng pananampalataya, ay galit sa simbahan. Halos ibuwis ang kanyang buong buhay para sa bayan, halos magpakabayani. Pero pagdating sa kanyang pananampalataya, ay hindi naman yan ang isa sa buhay. Marami ho sa atin, ano ho, pasintabi ho sa namumuno sa ating pamahalaan o sa ating bayan. Ganun kapursigido yung kanilang pagbibigay ng kanilang sarili sa bayan. Yung kanilang paglilingkod sa pamahalaan. Halos ibuwis nila yung kanilang buhay para sa bayan. Pero pag pinag-usapan ng pananampalataya, sila ang unang-unang kontrabida. Atin naman pong baliktarin, mayroon naman hong taong mga makadiyos. Halos ang kanilang buhay ay ibigay na ho sa simbahan. Halos ang kanilang buhay ay ilagi na ho nila sa paglilingkod sa simbahan. Halos maghapong nagdarasal, nagbibigay ng kanyang buong sarili sa paglilingkod sa simbahan, pero pag pinag-usapan naman ang gawaing pampamahalaan o panglipunan, hindi naman naaasahan. Kaya ito ho yung hinihingi sa atin, na ating maibigay ang ating sarili, na tayo'y maging mabuting tao, sapagkat ibinibigay natin ang ating buong sarili sa lipunang ating kinabibilangan. Tayo ay nakikisangkot, tayo ay nakikibahagi, tayo ay mayroong malasakit sa ating bayan. At hinihingi din sa atin yung pagmamalasakit din natin sa simbahan. Meron hong ilang bayan na maunlad pagdating sa panghanap buhay, pero yung kanila hong simbahan ay napabayaan. Kaya ito ho yung hinihingi sa atin. Tayo'y mamuhay sa katarungan na hinihingi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Magmalasakit tayo sa bayan at magmalasakit din tayo sa simbahan. Kung papaanong minamahal natin ang ating bayan, ay ganun din dapat ang ating pagmamahal, lalo't higit kapag pinag-usapan natin ang ating pananampalataya.
Kaya mga kapatid, ito ho ang hamon sa atin ngayong tayo'y naririto sa dambana ni Santo Padre Pio. Hindi tayo narito para mamasyal, kundi ibinibigay natin ang bahaging oras na ito para sa Diyos. Naglalaan tayo ng oras at panahon para sa Diyos. Kaya sana, katulad ng ating pagmamahal sa Diyos, ganun din ang ating maging pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bayan. Ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami ay nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inakon niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kahitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, sana.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kosmo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Panginoon, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-dinisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Sa tugbi na kagaling na utos, aturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin. Nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iariha mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking tanglaw,
Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang gambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong aming mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una,
sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirements of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo, ay sa Kapilya ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng mga Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve sa schedule nung nagdaang taon. Nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pag-aayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon.